Magandang gabi, Pilipinas kong mahal. Detalye sa mga pangunahing balita. Atensyon mga magulang at mga mag-aaral. Tuloy na po ang pagbubukas ng klase sa 22 ng buwan ng Agosto. Kahit merong ibang umihirit na ipagpaliban muna ito. Alamin ang detalye mula kay Mean Corvera. Hindi na iaatras ng Department of Education ang pagbubukas ng klase sa August 22. Wala na ring ibibigay na exemption sa mga pribado at pampublikong eskwelahan para sa pagsasagawa ng mandatory na face-to-face classes. Ibinasura na ng Department of Education ang apila ng mga private schools at Teachers Dignity Coalition na ipagpaliban ang pagbubukas ng klase para mas makapaghanda sa face-to-face classes. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang opening ng classes at may nabuo ng department order hinggil dito. May option naman anya ang mga eskwelahan na magsagawa ng blended modality mula sa opening ng classes sa Agosto hanggang October 31, pero obligado na mag face-to-face pagdating ng Nobyembre batay sa DepEd order. Hanggang doon lang po muna tayo dahil wala pong, nangyari lang po sa atin na meron tayong inalaw natin in general sa lahat ng schools ang ating online, full online classes was during the pandemic, and before the pandemic wala po tayong guide sa ganito. Ang rekomendasyon para sa limang araw na face-to-face classes ay ibinatay rin anya nila sa mga pag-aaral at rekomendasyon ng mga health experts. Kumpara noong 2020, may bakuna at gamot na rin anya ngayon laban sa COVID-19 at mas natuto na kahit ang mga bata na magsuot ng face mask. Kapag nagka-COVID ang isang learner o isang bata ay mataas ang recovery niya. And usually mild ang case niya, and pangatlo is that extremely rare ang deaths sa mga bata kapag sila ay naka-COVID. Ang problema po natin dito ay hindi po ang mga bata, pero yung mga high-risk individuals at individuals with comorbidities na meron pong interaction sa mga bata na unvaccinated. Tiniyak naman ang pangalawang pangulo na walang mangyayaring diskriminasyon sa mga batang hindi pa bakunado at may bakuna na laban sa COVID-19. Hindi rin naobligahin ang mga bata na magpabakuna. Ipaubaya naman sa maskwelahan ang pagpapatupad ng physical distancing depende na sa kapasidad ng mga paaralan. Ang ilang eskwelahan naghahanda na para sa full implementation ng face-to-face. Sa Lucreso Senior High School sa Quezon City, kung dati 2 metro ang distansya ng mga estudyante, baka bawasan na raw ito ng 1 metro. Ne-prepare po namin yung mga kakailanganin po, like yung pagsunod po sa mga minimum health and safety protocols. Naglagay na po kami ng mga markers, tapos yung mga hand washing facilities po, hinahanda po namin, yung isolation room, yung pong clinic namin, yung po sa disaster risk reduction, hinahanda po namin. And then nag-request na rin po kami sa DICT ng free wifi. O obligahin naman nila ang mga bata na magbaon ng sariling pagkain dahil hindi muna irerekomenda ang pagbubukas ng school canteen bilang bahagi ng pag-iingat. Kapwa naman iginiit ng mga guro at ni Duterte na may pag-aaral na ang face-to-face classes ang pinakamabisang paraan ng pagtuturo, lalo na sa mga batang nasa mahirap na pamilya. Importante po kasi mas matututukan po sila ng mga guro sa kanilang mga aralin. Yung mga aralin na hindi masyadong malinaw sa kanila, mabibigyan po ng linaw kaagad ng guro. There are really, truthfully, learning losses sa mga bata kapag sila po ay nasa online classes or nasa distance learning. So, hindi ko lang po ma-cite yung title ng research paper sa ngayon, but yun po yung nakita nila doon, yun po yung conclusion ng kanilang research. At ang nakalagay pa doon is that it is more pronounced in learners which are in disadvantaged homes. So ibig sabihin po noon, it is worse doon po sa ating mga pamilya na naghihirap. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.